Our lesson for today is Art and Philosophy, Imitationism and Representationism for Module 4. So we have three lessons. Lesson 1, Imitation Theory of Art and Beauty. Lesson 2, Philosophical Theory of Music. And Lesson 3, Representation Theory of Art. So dito sa ating chapter overview, pinapaliwanag dito yung, yung representational theory. So these are fundamental, definitive quality of art. The ability to capture some aspect of reality. So it is a reflection of something that actually exists. So something that exists, no? If not, it's not an art. So that sabi dito, the roots of representational theory dated all the way back to the ancient Greece. So sila kasi ang nag-pioneer nung nung theory na yan, nung philosophy na yan. So we have this imitation theory. So this is the this was the foundation of artistic principle of the Greek artistic principle. So according to the ancient Greeks, the definitive role of art is to imitate nature in its most perfect forms. So kung pwedeng kopyahin talaga nila, kaparehong kapareho. So it also referred to as representational because they represent what we see in the real world. So yan yung representation. Imitation and representationism. So, for lesson 1, ito yung learning outcome niya. Examine the imitation theory by Plato as philosophy of art and beauty. Now, can you determine which among the artworks are alive? Dito sa 8 pictures, itong nandito sa una, upper left, ito talaga sculpture ito. Number 2 is also a sculpture. Etong 3 and 4, imitation lang ito. Buhay pa yan sila. Ginagaya lang nila na kunwari sculpture sila. Etong number 5, this is a sculpture also. Number 6 is also an imitation. And also, number 7 and 8. No? Gaya-gaya lang talaga. Doon sa picture, ginagaya lang nila. So, ang tanong dito, how do arts affects your perception of being alive? Itong mga artists na to, no, buhay sila. Ginagaya nila maging sculpture. So marami tayong pwedeng gawin, no? We can imitate anything. Kagaya nitong picture na to, gagayahin, pwedeng gayahin. So kagaya sa pag-awit, no, hindi lang naman sa artwork, sa pag-awit, sa isang sports, no, we can imitate yung pinakamagaling, pwede natin gayahin, and many other things. So try to click this link. Ano yung mga opinion dito, no, mga kilalang tao? Ang tanong is, what is art? So how do they view art in their own perspective, no? Ang title nito is, what is art? Maarte ako. This will be part of your assignment. Okay, ang sabi dito, si Plato, which is one of the Greek philosopher, he has a different opinion with regards to art. To him, parang naging enemy nga yung art, no? He view art as a product of all kinds, whether poetry, theater, or painting, as inferior copies of the ultimate reality. Kasi they are just inferior to him. Yun ang idea niya. So the ultimate reality is what? The actual itself. Sabi dito, art was inferior to the ultimate truth. His concerns were not artistic but philosophical. Because to him, art is nothing more than a copy of an ideal thrice removed. So kinopya na nga yung halimbawa yung puno, ginawang upuan. Tapos yung upuan na yon kinopya, ginawang isang painting. So, thrice removed, no, yung idea na yon. We have the painter, the carpenter, and the creator, or God. Yan. So, thus, we have three forms of coaches and three overseers of their manufacture. So, yun ang ideal niya.
So he believed that art imitates reality, that it imitates the objects and events of ordinary life, be it images of nature or photograph of a ballerina. He saw art is nothing more than an imitation of people, places, and things that already exist. Sa atin siguro, sa time natin ngayon, mas close tayo doon sa imitation. Like for example, you have your own camera to capture the moment of that place, di ba? We are not imitating, but we are capturing the moments. Okay? It can also be a sort of imitation, no? Not necessarily have to kinokopya mo siya kasi the copy itself, no, yung picture, talagang ano yan, talagang memory natin yan. Yung iba nga, kinukuhaan nila ng 3D, di ba? Meron na tayo mga ganong style ng pagkuha ng picture na pwede mo siya kuhaan ng parang panoramic ang style. Yan. So marami tayong ginagawa ngayon na the idea of imitationism or representationism. Okay? This is Plato, yung kanyang statue. He lived during his time sa Greece, 348 to 267 BC. Ito ay nakasulat dun sa The Dialogue, The Republic. So when you say imitation, no, this is defined as the following. It applies to artworks to create a realistic appearance, realistic looking objects and scene that clearly mimic what we see in the world around us. And the main purpose of imitation is to portray the subject matter as realistic as possible. So dinidiscuss niya yung art, no? As a form of as art forms like tragedy, sculpture, painting, pottery, and architecture, not as art but as techne or skilled craft. He regarded them as all as instances of mimesis or imitation. So yung word na mimesis or mimic, yan yung imitation. Pagka bumili tayo ng isang original na gamit, tapos may nakita ka na bumiling ka pare-pareho din, no? Yung pala imitation lang. Yan yung natawag na imitation. So, Plato criticizes all imitation including tragedies for failing to depict the eternal ideal realities or the form or ideas. Okay, so naka-focus siya sa philosophy, no? It's not the art itself. So, kaya meron ito natawag na mimic or mimesis. Because art imitates, it meant that it leads a viewer further and further away from the truth towards an illusion. So, pagka ang isang bagay, ginagawa mo siyang realistic, to the point na halos kapareho siya, it can lead you towards illusion. These beliefs lead Plato to the determination that art leads to dangerous delusion. It can lead you to dangerous delusion. Like for example, yung mga games natin ngayon, ano ba yung mga 3D na games? Pwede yung mga virtual reality. Pwede siyang mag-lead towards delusion, di ba? Halos kala mo realistic na siya pero wala ka naman talaga in actual. So yun yung idea ni Plato. Tama ba yung kanyang idea na yan sa panahon natin ngayon? It might lead, or art, you can consider that also as art, and it might lead you to dangerous delusion. So this is one painting na you can consider it as imitationism by Plato, no? The idea of imitationism. There was a comparison. This was created by Raphael during the Renaissance time, no? Renaissance period. Ang title is The School of Athens. So, dito sa School of Athens, nandito yung mga Greek philosophers. Foremost, dito sa pinakagitna,
I see Plato and Aristotle, no, one of the most central figure in philosophy during the time. So, dito kino-compare nila si Leonardo da Vinci at saka si Michelangelo as Plato and Aristotle. Sa panahon ng Athens, during the ancient Greece, ang isa sa mga kilala ay itong dalawa, si Plato at saka si Aristotle. Sa panahon naman ng Renaissance period, ang pinakakilala naman ng mga artist ay si Leonardo da Vinci at saka Michelangelo. So, para meron ding imitation na ginagawa doon. Sa kanilang philosophy, sa Western philosophy, when they view beauty, traditionally, it is always counted among the ultimate values. Nandyan yung goodness, truth, and justice. So, isa sa mga artist na considered to have work and fit within the Imitationism style of art ay si Leonardo da Vinci. Kaya nga may tanong lagi sa kanila pagdating sa what is beauty, no, with regards to philosophy. What is the essence of beautiful things? What is art? What is the essence of art? So dito nyo makikita yung isang artwork ni Leonardo da Vinci, yung Mona Lisa. That's why Leonardo da Vinci was known as the Renaissance man, because he helped society of the early 1500s to see artists as genie. So ito yung isa pang description ng Imitationism. Nakita na rin natin to kanina. Now, with regards to aesthetics, which is something to do with beauty, ito yung kanyang contrast, yung ugliness. It is defined as described with logic, metaphysics, epistemology, and ethics. So pag sinabi mong beauty, meron ka dapat nakikita dyan, truth. That's the equivalent ng logic, no, yung truth. Yung truth. Yung reality, knowledge, and good or goodness. The contrast naman nito ay yung falsity, illusion, ignorance, and evil. So, when you say logic, nandiyan yung truth, nandiyan yung falsity. So, siya yung positive side, no? Nandiyan yung beauty. So, ugliness na naman is falsity. Pag sinabi mo naman metaphysics, nandiyan yung reality, nandiyan naman yung illusion, yung reverse niya. So on and so forth. So pag i-compare natin ngayon doon sa philosophy ni Plato, yung Imitationism, yung sinasabi niya dito na a copy of an ideal tries to remove. So ganito siya. Yung idea ng pag-create ng isang imitation of ng isang art, no, it becomes an illusion or an imitation. Ang tawag dyan ay world of art or ignorance sa yung kopya na ginawa ng isang artist. Yung actual na ginawang chair, ang tawag naman dito ay world of becoming. It is changing or temporal, pwede nag-fade. Ito yung actual or yung individual thing, yung chair. So material siya or physical, beautiful things. So ito naman ay may idea. So the idea of a chair, you call it a universal form. It is unchanging or eternal. Ibig sabihin kung ano yung idea ng chair naon, still a chair today, it just varies. So, ang tawag dyan ay world of being, or the idea of chair, or metaphysical, or the idea of beauty. So, it's a knowledge. So, yung philosophy niyan
that drives you of knowing. Another example, so ito yung imitationism, no? Andito yung idea, and then ito yung material o yung appearance, then ito na yung illusion o yung art or imitation. Yung isang bagay na kinopya is an imitation. Yung isang bagay na matter o yung physical, and then yung contemplation or contemplated by philosopher, and idea. Another example, so ito na yung isang concrete ng imitation. In reality, ito si Kate Winslet. Yan, ito yung physical beauty niya. Ang tawag natin ay world of becoming. So, meron siyang pinoportray na role doon sa film na Titanic. So, ito yung artistic beauty niya. So, ang tawag dyan ay world of art or imitation. Pero yung beauty niya does not exist the kind of beauty we know. Like for example, kung i-compare natin yan noong unang panahon, hindi pa uso yung mga ganitong style ng beauty. So, may idea, pero hindi, this is just a part of that, no? Yung tinatawag nating temporal changing. Ito. So, ang tawag naman dyan ay world of being or in the world of ideas. Okay, now let's go again. Let's go this time dun sa ano, Plato's Allegory of the Cave. Dito, mas further na pinaliliwanag yung illusion. Okay? The imitation can be an illusion, di ba? So, dito naman, pinapakita naman ni Plato doon sa kanyang allegory of the cave, belief, the nature of belief versus knowledge. Ito yung paniniwala mo, ito yung reality. Yan. So, dito meron daw isang bilanggo na nakakadena sa loob ng cave. May mga bilanggo. Now, itong mga nakabilanggo na ito, nakikita nila yung anino. Kasi sa likod nun, merong apoy. Or sabihin natin, sa taas ng cave, may apoy. At itong apoy na to, nagsisilbing liwanag para mag-reflect ng anino doon sa cave ng wall. Sa wall ng cave. At kung meron ka man puppet, makikita nila na may moving objects yun. So sabi nito, this cast a shadow on the other side of the wall. The prisoner watched these shadows, believing them to be real. So kala nila ito yung totoo. So ang sabi ni Plato, ang isang prisoner pwede makalabas. So he finally sees the fire and realizes the shadow are fake. Nung makita yung apo, yung apoy, na-realize niya na ito ay naglalabas lang ng anino. At yung anino na yon ay hindi talaga reality. Fake siya. So the prisoner could escape from the cave, pwede siyang lumabas, at na-discover niya yung ibang mundo. Kung mamulat siya ng matagal dun sa loob, ngayon nakita niya, ito pala ang labas, ito pala ang reality. So this prisoner, who believe the outside world is so much more real than in the cave, bumalik siya doon sa mga prisoners para sabihin niyang makalaya kayo. Pero napabalik na siya, nabulag siya. Kasi hindi na siya sanay doon sa madilim. Kung ang mata mo ay nasanay sa madilim, lahat makikita mo. Dahil yun, doon ka na custom. Biglang galing ka sa liwanag. Kung nagtagal ka ng konti, pagbalik mo, para kang nabulag. So the chained prisoners will see this blindness and believe they will be harmed if they try to leave the cave. So may lesson doon, di ba? Natakot sila, baka sila mabulag din. Pero actually, temporary lang naman yung pagkabulag niya kung aadya siya ulit doon sa loob ng medyo matagal. Ganon ang mangyayari doon sa unang bilanggo na nakalabas. So ang makikita natin dito na lesson, no? Minsan pwede tayong bumalik sa illusion, no? Sa mundo ng illusion. Pero those are just illusion. Sabi nga, kung nasanay ka doon, pwede kang
akala mo yun na yung reality, yun yung illusion na yun. So, ganun na nangyayari. Ayan, ito yung example. Lumabas siya, nakita niya, ay, may puno pala. So, minsan, baka tayo malimutan natin yun, no? Na naka-focus tayo dun sa illusion. Yung mga mobile games is an illusion, di ba? Pag masyado ka nakatutok sa mga cellphone application, like for example, FB. So, these are just illusions, no? Wala, although, it's more of the recording ng mga precious memories natin, still, it's not realistic, no? You still have to go beyond dun sa ano lang, nakaasa na lang doon. So, kailangan go outside and enjoy it, physically experiencing yung mga bagay na yun. So, ito yung mga examples, no, ng mga imitation sa mga artwork. Like, for example, itong kay Van Gogh, chair with a pipe, and then an imitation of a physical woman by Leonardo da Vinci, portrait of Ginevra de Benci. Makita mo yung beauty ni Ginevra de Benci is different sa beauty na meron ngayon. Uso yung mga kulot-kulot yung harap ng buhok. Then, siguro uso din sa kanila ang malapad ang noo. So, ngayon, pag malapad ang noo, parang hindi siya patok sa karamihan, di ba? May discrimination sometimes. O yung walang kilay, ito naman medyo may kilay na malipis. So, ito yung style ng beauty na noon. Okay, ang mga Greeks, during their time, syempre marami yan silang mga arts noon, pero ang medyo naiwan na lang yung mga made of stones. Kung may mga wood, meron din. Ang kanilang naiiwan na madalas na nakikita natin yung mga sculptures nila na nakatayo, freestanding human form. Kahit yung mga gods nila, no, statue of gods. And karamihan sa kanila ay nudes, nakahubad. Because sabi dito, the Greeks saw beauty in the naked human body. Yun ang madalas na makikita sa kanila. And then madalas din yan dun na it depicts human action, especially athletics. Kaya kung titignan nyo yung mga artwork nila ganito. Tayo sa panahon natin ngayon, medyo gumagaya rin tayo sa ganda ng katawan, no? Yan. So, iba't iba. May lalaki, may babae. Ito namang isa ay this drawer. Yan. Nakalagay dito, perfect position of the human body. A position of rest between two movements. Yan. So, kung ang nagpauso siguro na palakihan ng katawan, may mga abs, gaya lahat, di ba? O, sa panahon natin, ganun din eh. Meron pa rin imitation. Now, sa mga artwork ngayon, no, meron din evolution na nangyayari. Minsan, ini-enhance. Minsan, pinapalitan ng mukha. Minsan, yung mga program natin, yung mga pang-enhance, pang-paganda ng ating mukha sa mga pictures natin, yung filter na tinatawag, yan ay umuuso na sa panahon ngayon. Okay. So, ano ang role ng imitation? Or the theory of imitation. Sabi nga, sa society daw, no, any human society which is healthy will be a society where there is imitative art. So, ang isa daw society, may nakikita sila na ginagayahan. O kahit sa art. It's a healthy society. So, like for example, isang park, kagaya ng isang nature, you imitate nature by putting it inside the city to make it a park. Oh. So that is imitation of art. Sa history naman, art imitates human actions. Good art has to represent or depict character traits and personality. So these later things are real, so it teaches us moral and psychological lessons. So
Marami, no? Kahit dun sa mga human actions. Ito ay nakakapag, ano, create ng moral and psychological lessons. So, good art in history can also represent or depict character. In education naman, the audience are made to understand the universals at work in the drama of poetry, and in the sense, they internalize the knowledge of human nature and morality utilized by playwright, poet, and or the novelist. So, sa education, may mga stage play tayo, di ba? Drama. So, meron kang nakukuha dyan, ano? Morality. Yan. Knowledge of human nature. Nakikita natin doon. Imitation as part of the lesson. No? Now, may tanong dito, can you draw a conclusion from this caricature inspired from the painting of Michelangelo? Ito yung original na artwork, no? Yung makikita talaga doon sa Sistine Chapel, The Creation of Adam, ang title niyan. Ito naman, caricature during pandemic. May lesson ba tayo makukuha dito? Parang ito is touch of godliness, yung pag-abot ng daliri ni Adam at saka ng daliri ng God. So ngayon, hindi na sila mag-touch. Ano yun? Pagdating ng pandemic, there is no godliness. There is no touch of godliness, or nawawala ang pagiging tao natin, pagiging totoo, yung nature as a human. Nawawala yung human nature, o binaliktad lang. So you have your own ano, no, inspiration kung ano yung pang ibang makukuhang lesson or ideas from the present condition of our community, you know, the global community now. Okay, so that is for lesson 1. Now let's go to lesson 4.2, philosophical theory of music. Learning outcome: interpret imitationism as the philosophical basis of ancient Greek art and of some classical compositions in music. So pasok ngayon tayo sa philosophical theory of music. Sabi dito, malaki ang naitutulong ng music sa brain. By playing and listening to music works several areas of the brain. So if you want to keep your brain engaged throughout the aging process, listening to or playing music is a great tool. It provides a total brain workout. So kahit hindi ka nag-aaral, as long you're listening to music, para ka rin nag-workout. Why? Because research has shown that listening to music can reduce anxiety, blood pressure, and pain, as well as improve sleep quality, mood, mental alertness, and memory. So, dami pala siyang natutulong, no? Naitutulong sa brain natin. So, sa emotion, ano ang naitutulong na music? It can influence our emotion by evoking responses from different parts of our brains. So kung nakikinig ka ng music, nagkakaroon tayo ng responses, no, sa iba't ibang bahagi ng ating brain through emotion. Learning, number 2, exposure to music from a young age will have a positive impact on learning ability to learn. So, at a younger age, pagka ang bata pala ay nakikinig na ng music, mabilis siyang matuto, yung ability to learn. Memory. Music impacts our memory in that when a song is linked to a certain piece of information, it is easier to recall the information when we hear the song. Kaya yung mga song kagaya ng alphabet song, di ba? May mga nililink tayo doon para ma-memorize ng mga bata. Kasi madali palang ma-recall yan sa music. So, ito yung kanyang brain and memory development. Ito ang benefits of learning music sa atin. No?
Like for example, overcome fear and take risk. Academic performance. So, parang dito din yan, no? These are the three takeaways na sinasabi. Emotion, learning, and memory. Pero ito, these are the additionals, no? Benefits of learning music. So, ang music, hindi lang yung naririnig natin. Meron din tinatawag itong philosophy, no? Contemporary analytic philosophy has produced debate regarding the way in which we should describe music, musical, the basic musical understanding. Meron din siyang philosophy sa music. But the problem is the value varies, di ba? Kasi very abstract nga ang ano, music. Kasi nagbabago siya. Pero hindi naman ibig sabihin yung philosophy niya ay stays in that way alone, no? Kumbaga ito ay it adapts to condition. Kaya ang tanong dito, how is pure music valuable to our lives if it makes no reference whatsoever to our world? But the most original solution to this problem have tried to show that it is precisely the music's abstractness that explains its value and appeal. So masyado kasi siyang abstract. Yan. So kahit yung question of who am I is also a song. Try to click this link. It's also expressed in music. So the basic question in the humanities. So tingnan natin yun, no, yung pagbabago ng music. Ano yung development ng music noon sa ngayon. According to Pythagoras, yung music, no, the theory of music, we have this cosmological, meaning this cosmological concerns the structure of the physical universe. And to Plato, we have this epistemological, it concerns the nature of human knowledge. So yung music concerns on the nature of human knowledge and concerns the structure of the physical universe. So kay Pythagoras, who is a mathematician, an astronomer, and philosopher during the time also of Plato, no? Mas bata nga lang ito. Mas matanda pala kaysa kay Plato. According to him, there is geometry in the humming of the strings. There is music in the spacing of the spheres. Kung i-evaluate natin yung kanyang sinabi, scientific din to. Kasi anything vibrates, no? Music is one. Lahat ng bagay ay nagbabibrate. So, nilagay lang niya ito sa pinaka-layman's term. Kasi yan naman din noon. Not sa panahon natin ngayon na medyo techno-scientific na yung mga terms. So, humming, yung other term dyan, humming of the strings. So, sa kanila, the idea of cosmological theory of music is, where does it came from, or it come from, the physical universe, with regards to music, and where does it leads to, for the knowledge of reality. Ano ba ang pinagmulan nito? Ano ba ang patutunguhan nito? Yan. So, the sound of the universe is the sound of music. So, mayroon kang maririnig na frequency. Actually, if you're going to dig deeper in the study of astronomy, everything vibrates, no? Lahat ng bagay ay may tunog or may ingay. Yun na rin, vibration kasi. So, music is the imitation of cosmic sound. Kung i-click nyo yung link na to, marinig nyo yung Sonata 12, The Music of the Spheres by Corelli. So, pag mapakinggan mo yan, in-imitate lang nila, ito kaya ang tunog ng cosmic sound. If you're going to click
if you're going to open YouTube and then try to look for the sound of the universe, like for example yung black hole, meron kayo maririnig doon, pero kakaiba sound, parang vibration na siguro common din na maririnig natin. So lahat ng bagay merong ano, merong sound. Sabi pa ni Pythagoras, the eyes are made for astronomy, so the ears for harmony, and these are sister sciences. So ang mata natin, hinahanap natin ang iba't ibang planeta, ang tenga naman natin para sa pakikinig. Kaya 'di ba meron yung mga dinesign ng ano ng ating ng ano ng iba't ibang bansa na nilagay sa space like satellite, pero they want to hear messages from the stars kung may magre-respond doon sa kanilang pinalabas na signal. Pero ewan ko lang kung meron na, no, na nag-respond doon sa message na yon. We also have this epistemological theory by Plato. So ang sabi dito, if gymnastic is for the body, so as music is for the soul, So yung ating kaluluwa meron din palang ano yan, pangangailangan, and yung music nga, the spiritual music. So dito, physical body for gymnastic to make you strong and healthy, to make your body strong and healthy. So yun naman sa soul natin, sa mind natin, if you want to acquire knowledge, we also need the spiritual music. It's for the soul. So meron ditong ladder of knowledge. The highest is philosophy for the degree of truth. Philosophy and mathematics, di ba? So ito yung dito pumapasok sa highest, yung ideas or forms and numbers, or you call it reality or the realm of knowledge. Ang lowest naman is literature and mimetic art. So meron na yung mga katumbas, like for example biographies, stories, painting and sculpture. So these are mimetic art. So you call it imitation or the realm of ignorance. In between, we have music, astronomy, physics, biology and history. So you call it also the appearance realm of opinion and error. So saan ang highest dito sa ladder of knowledge? It's philosophy. So ito yung degree of truth. Yung reality, yung ideal, nandito sa pinaka-highest. Now let's go to theological theory of music. We have Augustine. Sabi nga dito, singing is praying twice over. Kung ikaw ay nananalangin pala, once lang yon. Pero pag umawit ka, twice kang nananalangin. Then, sa Catholic Church, lahat ng bahagi ng kanilang faith is what? Is always accompanied with prayer and music. So from church suffering to church triumphant, makita ninyo, meron lagi yan accompanied music. So try to click this link and try to listen to this music, Palestrina, by Palestrina. Ang title is Credo. So ito ay isang painting, no, ng faith ng mga Christians noong unang panahon, from birth to death to resurrection. We also have this medieval and Renaissance music. Yung mga ginagamit noon ay sacred and liturgical music. Meron sila nung Gregorian chant. Ito ay monophonic before, ang mga style ng mga music noon, one-sounded music or Gregorian chant. Then later on, nagkaroon natin na tawag na polyphonic or many-sounded music. Ang example dyan ay yung kay Motet, sacred choral music. At ito yung mga kilalang mga composer during the Renaissance time, Giovanni, Palestrina, and Joaquin Despes. Tayo ay meron ding pipe organ sa Las Piñas, di ba? We have this bamboo organ
not pipe, bamboo organ. Yan. Try to click this link to listen to this press. Mga ano to, mga European. We also have this Ave Maria, a Gregorian chant. 800 AD. This is another ano. Try to click this link. Ang kanilang voices noon sa Gregorian chant ay unison. Yan, iisa lang. Iisa lang ang nota, isa lang ang tono. Ito pa yung additional, ito yung mga nag-evolve na. Meron na yung Gregorian rock version, yung mga Gregorian chants. And then ito yung mga yung iba ginagamit pang Christmas, 'di ba? Alleluia, Angelus Domini. Basta may marinig akong ganito, ano yan, pang ano yan siya, pang celebration style. Yan. Try to click this link. So, dito may mga definition with regards to imitationism, no? Ang painting, sculpture, music, dance, literature, and drama. So, when you say music, imitation of the sound of the universe. When you say dance, imitation of the movements of animals, nature, or things. Like for example, sa atin sa Pilipinas, we have the itik-itik. Dances ng tinikling, di ba? So, yan ang ano, yan ang imitation. Even sa drama, we have the action and dialogue. So, try to click this link para mapanood nyo yung sayaw ng ballerina. The four little swans, no? Imitating the four swans. So, we are done sa lesson 2. Now, let's continue to lesson 4.3, Representation Theory of Art. So, lesson 1, we have imitationism. Now, we have sa lesson 3, Representation Theory of Art. So, learning outcomes. Number 1, identify artwork, styles, artists, and philosophers that abide with representation theory. And number 2, compare and contrast artworks, styles, artists, and philosophers that abide with representation theory. Sino ito? Ito ay isang sculpture or isang figurine ng isang babae. Ang pangalan nito is Venus of Willendorf, no? Pinangalanan itong Venus of Willendorf. And it's a figurine dated back 25,000 years ago. This is a late Paleolithic figurine. Yan. And carving. A representation of a woman. So, ito yung ideal woman nila nung time na yon. Kung i-compare natin sa time natin ngayon, ito ay nanay na. Diba? So, ito yung ideal nila nun, figure of a woman. So, when you say representation, it carries a range of meanings and interpretation. It can be in literary theory, which is very common, defined in 4 ways. So, when you say representation, it means to look like or resemble, to stand in for something or someone. So, magkaiba yun, di ba? Resemble ka. Look alike, meron mga ganon. Meron naman yung to stand for something, not necessary, kamukha niya. And then, number 3, to present a second time or to represent, to enact. Kung meron isang pangyayari, pwede mong i-dramatize again, o, to present a second time or to represent. And number 4, It is a viewer friendly to vast majority of people than abstract or conceptual art. Actually, meron din abstract or conceptual art, no? Pero meron yung tinatawag na viewer friendly. So the reflection of representation began with early literary theory in the ideas of Plato and Aristotle. So yung idea ng representationism nagsimula din dito sa kay Plato and Aristotle, and eventually nag-evolve ito. With the component of language and communication studies. Yan. So, when you say representationism, sa art, it is an image, an appearance, a copy, a reproduction of things, people, objects, or events.
So when you say representation, because we already have discussed that dun sa previous modules natin, meron siyang meaning, no? Meron siyang purpose kung bakit siya ginawa. Yung theory na yan, it is a distinctive cognitive, it has a distinctive cognitive role. And the artist opens our eyes to the world's perceptual qualities and configuration to its beauties, ugliness, and horrors. So not all is beautiful, no? Meron siyang pinoportray, meron siyang gustong i-present. So dito, kung makikita natin yung itong couple dito, meron kahulugan yung kanilang pagkakagawa na ganito. Like for example, yung babae, bakit siya nakaganyan, no? Malaki ang tiyan. Buntis ba ito? Actually, later pag-aaralan din natin na part ito ng kanilang kultura, no? Hindi naman buntis yung babae, kailangan niya magsuot na parang buntis as part ng blessing sa kanila to have a happy marriage. And then, why green? Diba? So, ito yung title ng ano ng artwork, The Arnolfini Marriage by Van Eyck. So, ito rin yung other representations. Okay, ito naman kay Van Gogh, yung kanyang bedroom at Arles. Denoting niya itong kanyang bedroom representation, medyo mas malapit sa reality or yung kinokopyahan. Ito naman kay Rizal, it's a representation of events. Hindi naman talaga ganyan yung actual na pagkamatay ni Rizal, di ba? O yung binaril siya na ganyan. In toto, yan mismo. Actually, it's a conception, no? By Francisco. Ang title nito is Mural on the History of the Philippines, 1963. We also have this, yung pagpupunit ng sedula. Okay? Yung sigaw ng balintawak. Ni Andres Bonifacio, sigaw ng himagsikan. Meron din tinatawag na ways of presenting nature, no? Representing nature. So, in a creation, ito yung mga ways. May tinatawag na physical alteration, selective modification, and then perceptual interpretation. When you say physical alteration, from an original, gumawa ka ng isang obra maestra, no? To a sculpture by carving and cutting. So ito na yung isang artwork ni Michelangelo, yung Pieta from the marble na nature. That is physical alteration. When you say selective, hindi lahat. Ang isang forest, pwede mo siyang gawing landscape, pwede mo siyang i-landscape at gawing garden. Yan. So meron lang ilang tinanggal, not totally ni-renovate or pinalitan lahat. So you call that environmental design or a garden. No? Now the perceptual interpretation naman, depende naman ito sa artist, no? It is according to the choice of the artist. So ito sa tingin niyo lalaki ba to or babae? Kasi ginamitan na siya ng cosmetics. O meron na siyang facial beautification. Ang lalaki pwede mong gawing babae kung meron kang magandang cosmetics. So you can have your own perceptual interpretation. So sa ibang mga style ng artist, meron din tinatawag na perceptual interpretation. Like for example, kay Pablo Picasso, yung picture ni Dora Maar, kung ito yung natural appearance niya, in his own perceptual interpretation, in his style na cubism, ito na mukha ni Dora Maar. Ito naman kay Mrs. Matisse, ito naman na ang magiging picture niya kung ang style naman ng artist is fauvism, no? Yung style naman niya is fauvism style. So, ganun mo ipinapakita yung isang artwork. So, pagdating naman sa representation, di ba, kinokopya talaga natin kung ano yung nandun sa reality, kung pwede natin kunin, no? Parang style ng picture.
Sabi nga, the more the art resembles nature, the more it becomes beautiful. So yan yung idea ng representation. The way of representing the subject is realistic. There was an event na nangyari noon sa ancient Greece na nagkaroon ng competition, who is a better painter. Who was the better painter? Was it Zeus or Parrhasius? So ito yung kanilang artwork. Eventually, yung nanalo dyan is Parrhasius. Okay, try to read this one. The idea of art, yung reality, even sa time natin ngayon, ginagaya din. So we have this kind of artwork by Trompio Luil. The trick of the eye, or trick the eye. It almost looks like real, no? Pag isasabit mo siya sa bintana or sa wall. Then we also have this surrealism style ni Rene Magritte. Yan yung kanyang surrealism style. We have The Human Condition, 1933 and 1930. Sa drama naman, we also have William Shakespeare. Sa language, sabi dito, art is putting mirror up to nature. So all the world is a stage and men and women are merely players. So yun din yung idea ng representation. Kagaya naman kay Leonardo da Vinci, art is a window to nature. Kaya magaganda yung kanyang mga artwork pagdating sa mga paintings niya. So yung mga artist na kagaya nila Magritte meron silang commonality pagdating doon sa representationism, no? Kung pwedeng gayahin. Even to the Chinese art, sabi nga dito, the drawing of forms which answers to natural form. Gusto nila halos kopyahin, no? The form of nature to them equally is equally to the form of art. Like for example, itong si Wu Daozi. Siya ay isa sa mga Chinese sage with regards to painting. He wants to perfect his painting, no, yung kanyang artwork. To the point na merong istorya dito, he entered his own painting and lost the inside forever. Sa sobrang galing ng paggawa niya ng kanyang art, ng kanyang artworks. Kaya sabi dito ni Chi Chui Wan, when painting has reached divinity, there is an end of the matter. Maabot ba talaga ang kagalingan ng isang artist o sa kasakdal-sakdalan or divinity na pi-perfect niya? Kasi kung na-perfect mo na yan, matatapos na yung purpose ng ano, ng pagiging isang artist. Pero hindi, di ba? Tuloy pa rin ang pagpipainting ng mga tao. So these are ideals, no? Ideals in and also philosophy. Kaya nga sabi ito, art reaches perfection and becomes divine. So tingnan niyo yung mga artwork. Ito yung drawing ito na isang student, no? Pero ito yung mga drawing ng mga artist, of Chinese artist. They also have this dualism style ng art. Dualism ito, itong dualism art. Ito yung tao, ito yung nature, no? Man is just a part of nature. So that is non-dualistic style ng kanilang view pagdating sa art nila. So meron tayong mga western style ng artist. We have Constable, Monet, ito impressionism. Kinokopya nila, no? Then ito rin yung kanina, Creation of Adam. So after that, let's go to Romantic Realism. Idea ng Romantic Realism
It seeks perfection and universality. Very ideal siya. Kaya sa Greeks, it should be perfect. Yan. Pero sa atin sa Philippines, we also have our own way, no? How we express art in the Romantic Realism style. Pag sinabi mong Romantic Realism, it seeks personal expression of values, imbuing art with feelings, for ideas that the artist holds passionately about life and humankind, thereby suffusing the work with a glowing emotional essence. So, nandyan yung ano, personal expression ng isang artist. Pero, aside from his emotion, nandyan yung kagandahan, beautiful ideas. So, pagdating sa atin, sa Philippine art, no, yung romantic realism, it also expresses values through images of the present, here and now, the real and relevant. It uses form or the physical presentation to communicate content or the human values via subject matter through individual style. Depende sa artist, no, with his emotional expression, thereby making the means and the end merge, blend, and re-emerge as one totality of experience that unifies mind, body, and soul. So, yung concept ng isang artist, siya ang magbibigay ng mind, body, and soul dun sa kanyang artwork. At ang focus nila, no, especially Fabian de la Rosa and Fernando Amorsolo, deals more on the aspect of beauty, yung kalamang artwork, no? Idyllic and exotic rural sceneries, forms of light and shadows, yung contrast ng kanilang arts ay may light and shadows and beautiful sceneries nga, kaya for tourism purposes. So parang ganito, no? Parang ideal natin. Kahit sa maliliit tayo, ito ang madalas na tinuturo sa atin ng magulang natin, na later on, yan din ang pwede natin ituro sa ating mga anak. Na ito naman din ay tinuro din ng mga lola natin, na tinuro din sa mga magulang natin. Yan. So, we are very fond of this, no? Beautiful scenery. So, who is Fabian de la Rosa? He is called the master of genre in Philippine art. So, he won gold and bronze award in St. Louis Exposition 1904. This is after World War I. Yan. So, nung una pa lang, medyo kilala na rin ang mga Filipino pagdating sa larangan ng pagguhit or pagpipinta. Yan. And he was also awarded Patnubay ng Sining at Kalinangan in 1968. Oh, I think this was during the time of Ferdinand Marcos already. So, ito yung kanyang mga artwork. We have the view of Santa Ana. If you happen to visit Manila and have gone to a Santa Ana, along ano lang yan, LRT, hindi nyo na makikita ito. Ito yung dating view ng Santa Ana. Even yung Pasay Beach. Ang Pasay Beach ay reclamation area yan, no? Yung extension ng Rojas Boulevard. Although maganda na ngayon ang beach, yung ano dyan, yung Baywalk, Manila Bay, pero wala kang makita mga ganitong puno sa Baywalk or sa Manila Bay. Okay, so ito yung old Pasay Beach, 1927. We also have this a remembrance of Villa Borghese, 1909. And ito yung transplanting rice na pinanaluna ni Fabian de la Rosa sa St. Louis Exposition. We have the El Condiman, and then a portrait of Aurora Aragon Quezon. Yan yung style ng beauty noon. Yan. Sa ngayon, yan din kaya. We also have Fernando Amorsolo, or known to be the grand old man of Filipino painters, or the master of tropical scenery, or the first Filipino impressionist. He became the UP of the Dean
of the UP of College of Fine Arts, the first Philippine national artist. Marami siyang ginawa, 10,000 paintings. He also won first prize sa New York Fair 1939. So try to click this link to know more about Fernando Morsolo. Ito yung mga artworks niya. Ito yung contrast of lights and shadows, mga tropical sceneries, ito. Ito yung mga pinanalunan niya. Tropical sceneries. Ito yung pag-aalaga ng manok, which is even before the Spanish time, no? Nakita na ito as recorded doon sa memoir ni Antonio Pigafetta. Talagang sabungero na ang mga Pinoy. Yan. Likas as part of our tradition. Even kahit na palitan na tayo ng iba't ibang mga anong tawag natin ito, colonization, still hindi ito na bago. Yan. Ito yung mga romantic moments pag-uwi sa bahay. Ang romantic moments sa mga Pinoy now, hindi na ganito. Magde-date. Yan. Ito naman yung tulungan. Yan. Bayanihan ng pagbubuhat ng bahay. Lilipat na naman sa kabilang nayon. Ito yun sa panahon ng Japanese occupation. Okay. So, meron din siyang nude arts. Meron din siyang illustration. Way back 1917 written by Camilo Osias. Ito yung mga, siya yung illustrator dito. Ito ay flag ng Philippines and America. Meron tayong tinatawag na Philam Day noon. Na inalis na yan ngayon. Ito yung mga illustration. Yung ligawan noon, pagka may letter na pinadala, yan, nagde-daydream yung mga babae. O, ganito daw yung pinaka-ideal noon. Uupo malapit sa tubig. Yan, nagbabasa ng letter. Ito naman yung style ng nag-harvest ng saging kasama ang asawa. Yung pag-iihaw ng baboy. Yan, which is also our tradition. If that was 1917, it's more than 100 years na part na yan ng tradition natin yung pag-iihaw ng baboy sa ganitong paraan. We also have other artists. We have Isidro Ancheta, Dominador Castañeda, and Cesar Buenaventura sa kanilang mga artworks. Now, ang sabi ng ibang critics kay Fernando Morsolo, masyado commercial yung siyang kanyang art. It is meant for political propaganda by hiding the social reality under the appearance of order and beauty. Ang dapat lang daw makita yung kagandahan, hindi yung kapangitan. Kaya yung style ni Morsolo, marami rin nagbigay ng papuri sa kanya, no, doon sa kanyang style ng romantic realism. Ang sabi nga nila ng ibang mga artist, he is the true reflection of the Filipino soul. Kasi nga ang gusto lang niyang ipakita sa tao yung kagandahan, goodness. Andiyan naman yung pangit, pero kung meron man mananatiling nagtatagal, yung kagandahan, hindi yung kapangitan. Kasi in everyday life, may makikita naman tayong ganito eh. It is our common scenery. Hindi lahat ng bagay, hindi lahat ng poste, ng pader ganito. Sa MMDA art, no, meron din vandalism. Hindi lahat ng lugar ay ganito, yung tinatawag na Marikina Industrial Valley. Meron din mga ganito sa tabi ng rilis ng train. Yan. So, meron laging contrast. So, dung panahon ng 1950, no, some of the artists became romantic, social realistic artist. From romantic realism through modernism to social realism. Kasi ito ang reality, may mga slums. Lalo na nang nag-develop na yung Manila, dumami na ang mga migrants from the provinces. Maraming nakatira na sa slum area, sa squatter area. So meron nang tinawag na art dito nga na Madoda of the Slums.
And try to know the story behind. So we're done with our lesson. So for your assignment, guided naman kayo kasi meron naman dito kung saan makikita yung mga tanong. Medyo sinagot na natin ng konti kanina sa lesson 4.1. Okay, meron dito ng dalawa. And then, ang tanong dito sa reflection, have any of your skills, art skills improved during this project? You can answer it kung ano yung mga natutunan mo doon sa previous sa module 3, or if you want to go beyond, unahin mo munang tapusin yung activity before you answer this reflection. Only in short ano lang naman, just answer lang, no, with a minimum of 50 words. So ito yung rubrics niya. Now for your assignment, you're going to create 2 artworks in a 1/8 illustration board. Ang isa is portrait by using pencil or charcoal drawing, and the other one is in a landscape painting na style romantic realism by using watercolor or acrylic paints. Parehong 1/8 yan. So 40 points. Ngayon ang process niya kung paano gawin is habang ginagawa niyo yan, inyong nire-record ito sa inyong cellphone by using time-lapse mode. I-video recording niyo siya. And then yung final copy nito ay pipicturan niyo. Then isasubmit niyo yung dalawang artwork. And then yung video recording ninyo or yung time-lapse mode ninyo nung dalawa. And then yung dalawang final picture ng dalawang artwork ninyo, yung sa portrait picture and then dun sa landscape painting. So ito yung mga link ng mga examples kung paano kayo gagawa ng portrait picture and then landscape painting. Meron additional doon sa inyong classwork na mga resources, how to make grid lines pagdating sa paggawa ng inyong portrait picture. So, nandun yung mga basics kung paano nyo gagawin. Ang gagawin nyo muna ay meron kayong sarili nyong picture. Okay, make your own, get a picture of yourself. And then, yun ang paggagayahan nyo. Pwede nyong lagyan ng grid lines yung picture ninyo ng malipis lang para gayahin nyo na lang yung sukat niya. No? I-magnify nyo lang doon sa illustration board ninyo para makuha ninyo yung exactong position nung, like for example, itong mukha. Yan. Sa grid line, masusukat nyo yan. Bago ko kayo gumawa ng detail. So, pwede nyo rin gawin yan dito sa inyong landscape painting, malipis lang na lapis o guhit sa lapis para may guide kayo before you can create an obra maestra ng inyong landscape painting. So, you call it romantic realism. Just try to search, no, sa internet ng ibang mga romantic realism style by using watercolor or acrylic paints. So, ito ay mga romantic realism style ng arts. Yan. Hindi naman kailangan ganyan kaganda, no? Ito naman yung Kiefer na, ito yung iba, yan. These are romantic realism artwork. Mayon Volcano, yan, Benguet. Okay, so, those are examples na po pwede ninyong kopyahin. And if you have some questions, you may ask your teacher, no, for some details. And may nakalagay naman sa inyong assignment, no, kung when it is due. Kailangan ma-submit yan as early. So, ito pa rin yung rubrics niya. 40 points for the representational artwork and then 40 points, excellent yun, for the romantic realism. So, after that, you're going to have your chapter test for module 4. So, that's the end of our lesson for module 4. Thank you for watching and listening.